ang nakaraan. Naligaw man sa pagtahak ang dalawang magkapatid sa pagtukoy ng lokasyon ng pinamumugaran ng bandidong grupo ng mga taong lobo na pinangungunahan ng dating sundalo na si Samuel. Ang lalaking naghahangad ng labis na kapangyarihan na siyang huling susi ay ang pagdukot sa puso ng kasulukuyang bihag na si Manggoryo. Sa paglusob ng magkapatid ay di nagtagal ay nauwi sa wala ang kanilang paghahanda dahil nasukol sila sa hindi maiwasang pagkakataon. Nasa huli ay muling nakabuelo ang ating bida na si Dodong Kulot. At nakawala ito mula sa pagkakabihag at hindi tinantanan ang armadong grupo ng mga taong lobo. Kasabay ng halinhinang pag-atake ni Mang Pekto, Toto at ng mga nakalayang katutubo ng tribo. Ngunit, heto si Manggoryo. Habang matagumpay na nakalaya, mula sa pagkakagapos ay mabilis nitong pinakawalan ang bihag ng mga katutubong paslit ay nang tinungo na nito ang bihag na may nakatakip na makapal na tela sa kanyang ulo ay isang malakas namang paghataw ng solidong metal sa kanyang muka ang tinamu nito. Tumilapon si Manggoryo patungo sa likod ng matayog na dambana kung saan ay nakapwesto ang mga kumpol ng matutulis na tila sibat at nakabaon ang mga ito sa may lupa. At dito, bumubulusok ito pay baba ang napinsalang si Manggoryo. Samantala, humahalakha ang sakim na dating sundalo na si Samuel. Isang tagumpay, nalagas na ang isa sa kanyang mga kalaban. Paano po yung puso? Paano po ang ritual natin? Madali lang yan. Dukutin mo ang paslit na yon at katumbas din ito ang ating isasagawang ritual. Madali, kunin mo! Kung kaya, mabilis na nagbagong anyo ang bandido sa pagiging taong lobo. Sa kasinunggaban, ang walang kamalay-malay na grupo ng mga papatakas na katutubo. Inablot nito ang isang musmus na katutubo na nakayakap sa kanyang ina. Napasigaw na lamang habang nakaabot ang kamay ng nabiglang ina sa sumisigaw na pasli habang tinatangay ito ng bandidong taong lobo na di ito nakaligtas sa pandinig ni Mang Pekto. Kung kaya, mabilis nitong tinapos ang tatlong kaharap na bandidong taong lobo at isang mabilis na pagsirko at iwinasiwas ang hawak na matulis na katana. Tama na ang laro. Sa kalumingon ito kay Toto. Oy, bata, bigyan mo ko ng malakas. Ibato mo ko doon. Wika ng matanda upang maabutan nito ang kumakaripas na taong lobo. Sa kalumukso ito patungo sa napakalaking si Toto at hinablot ito sa ere. Saka ibinato ng napakalakas papaitaas. Samantala, Ina! Ina! Tulungan po ako! Bitawan mo ako! Ang daho mo! Pangit! Pangit! Ang sakit mong magsalita! Huwag kang malikot! Pangit! Pangit! Totoo naman eh! Wala pagdating nyo dito! Napaligo na kami sa ilong! Pero kayo ang babawan nyo! Sakit mo magsalita. Mamaya, pagkatapos sa inyong amo ko, sa akin ang matitira sa'yo. Uubusin ko ang lahat sa'yo, kahit buto mo.
lalo nang hilabot ang paslit sa may itsura ng bandidong taong lobo. Ngunit... Ikaw ang huwag malikot! Yeah! Ika ni Mang Pekto na bumubulusok sa may ere at isang buong lakas na pagtaga sa ulo ng kanyang sandata ang iginawad nito. Subalit! Mabilis itong nakailan sa kalumingon ito at humahalakhak. Mabagal ka na, tanda! Ngunit, kumambyo ng pag-ikot sa ere si Mang Pekto upang ito ay sumirko at muling umatake ng pagwasiwas ng kanyang sandata. At isang buong lakas na paghiwa ang ipinukol nito. Subalit, muling tumawa ang taong lobo. At humarap ito sa may matandang si Mang Pekto. Mahina! Napakamahina! Yan ang bang kaya mo tanggap? Nalaglag ang ulo ng taong lobo kasabay ng pagbitaw ng pagkakayapos sa batang takot at natilamsikan ng malansang dugo. At nilapitan ito ng matanda habang isinusuksok ang kanyang matulis na katana. Ayos ka lamang ba, bata? Gina, bumalik ka na sa iyong ina at kailangang... Ngunit, isang panibagong katunggali ang bumagsak sa kanilang harapan. Ang ikatlo sa may nilalang na kasulukuyang katunggali ng binatang si Dodong. Hoy, Mang Pekto! Wala akong kinalaman dyan, ha? Kusang pumunta yan dyan. Bala ka. Na napakulot na lamang ng noo ang matandang si Mang Pekto sapagkat kasulukuyan na itong nakahapo at sa laki ng kanyang kaharap hindi magiging madali ang labanan ito. Kung kaya nakaisip ito ng isang paraan. Bueno, pagbibigyan kita. Galising aso ka. Halika dito. Maglalaro tayo. Habulin mo ako. Saka mabilis na tumakbo si Mang Pekto at dumiko ito patungo sa may loob ng masukal na kakahuyan. Ha! Dahil alam ni Mang Pekto na dayo lamang din ang mga nilalang na ito at base sa kanyang karanasan sa pakikipagdigmaan ay mas lamang ito kung ang batayan lamang ay ang eksperyensa. At samantala, kasulukuyan namang nahihirapan ang batang si Toto. Nauubusan na ito ng kanyang lakas habang patuloy nitong pinipigilan ang mga pulutong ng dumadagsang bandidong taong lobo. Kung kaya, nang makita ito ni Dodong ay natawa na lamang ang binata. Ano, Toto? Ano? Kaya pa? Tulungan na ba kita dyan, ha? Nanapalingon naman ang malaking anyo ng batang si Toto at malakas na umangin. Ikaw kaya dito? Ang dami mo! At nahagip ng paningin ni Toto ang kasulukuyang nasa may itaas ng dambana. Kuya Toto, sa itaas, tingnan mo! Ika ni Toto habang minamadali ang pakikipagpambuno sa mga taong lobo at nakita nga ito ng binatang si Dodong ang papatakas na si Samuel habang bitbit nito sa kanyang balikat ang natatanging bihag upang sila'y tumakas. Sige, ubusin nyo ang mga lakas nyo.
at habulin niyo ako, mga hunghang! Ika ng lalaki, sapagkat alam nito na ang porsyento ng kanyang plano ay hindi na naaayon. Kung kaya kumakaripas na ito ng pagtakas patungo sa may kabilang bahagi ng kabundukan. Susundan pa sana ito nila Toto at Dodong. Subalit, sabay silang sinalpok ng napakalakas ng kanilang mga katunggali at sa isang direksyon sila ay tumilapon. Sa may gitna ng mga guho, mabilis silang bumabangon. Aray ko! Toto naman eh! Huwag mo akong daganan! Toto! Aray! Ang anak! Ang bakla! Bakit pa sa lahat ba naman ang pwede mong iharap eh? Yung malaking puwet mo pa! Alisin mo nga yan! Toto! Naghukas ka na ba? Ha? Saka mabilis silang pumangon at muling hinarap ang kanilang mga kalaban. Sa kabilang dako, kumakaripas ng pagtakbo ang papatakas na dating sundalo na si Samuel. Habang bitbit nito sa kanyang balikat ang kanyang huling alas. Manahimik ka! Huwag kang mag-alala. Sandali na lamang, maaantala ang buhay mo. At pagkatapos nun, malaya ka na sa kabilang buhay. Ika ni Samuel, habang walang tigil itong tumatakbo, patungo ito sa kanyang pinakatagong kuta kung saan ay nakalagak ang kanyang sasakyang gagamitin para sa kanyang pagtakas. At ilang agwat na lamang ay may biglang sumalpok dito. At halos umikot ang ulo nito sa lakas ng tinamong pinsala. Nasinundan pa itong muli ng isa pang mas malakas na hindi makitang pag-atake. Dahilan upang tumalsik ito at kanyang mabitawan ang natatanging bihag. Ngunit, mabilis itong bumangon. Palingali nga sa kanyang buong paligid. Sino yan, ha? Pagpakita ka. Duwag! Saka inilabas nito ang kanyang matutulis na kuko at umangil. Kung sino ka man, huwag ka nang mahiya. Lumabas ka na dyan. At sa kung saan ay isa na namang pagbulusok ang umatake kay Samuel. Ngunit, oops! Hanggang dyan ka na lang. Tama na yung dalawa. At masyado ka ng... At sa muli, isang napakabilis at mas malakas na pag-atake ang tinamo nito. Masakit yun ah. Bueno, ayaw mong lumabas dyan ah. Halika dito. Ano? Lumabas ka rin dyan. Kung hindi eh, magsasalo ka ng dugo mula sa may dalam mo na nito. Ika ni Samuel, habang itinututok ang matutulis na kuko sa may leeg ng kanyang bihag. Ano? Hindi ka pala labas dan? Labas na. Alam mo namang medyo mainipin ako. Kung kaya, wala nang nagawa pa ang nilalang na kasulukuyang nasa may dilim at
ibinunyag nito ang kanyang buong katauhan. Ang nangingintab na kulay itim na taong lobo. Nasi Bakulgan. At mas lalong natakam ang dating sundalong si Samuel dahil sa kanyang nakikita, dahil tila kusang lumalapit sa kanya ang napakasarap na putahe. Yan ang gusto ko. Nagpakita ka din sa wakas. At huwag ka nang mahiya. Ibigay mo na sa akin ang iyong... At isa na namang pag-atake ang tinamo nito na ipinagtataka pa ng sakim na si Samuel. Sandali! Sandali! Tibers! Ang sakit na eh. Teka! Ika ni Samuel habang ibinabalik ang kanyang nalihis na panga. Ayan. Sige, mahusay. Mukhang makakapukul ako ng dalawang ibon sa may gabing ito. Nandito, nagpakita na ang galit na galit na si Manggoryo. Mahusay. Napakamahusay. Bueno, dumuhod kayo sa aking harapan bago ko gilitan ang bihag na ito. Subalit, napangisi lamang si Manggoryo. Sinenyasan ito ang matandang tagapamuno ng sinaunang dugong tribo na ika nito ay bumalik na ito sa kanilang gawi. Akala ko pa naman ay totoo ang sinasabi ni Mang Pekto na malakas ka. Hindi magagapi sa labanan. Nagkakamali pala siya. Isa kang duwag. Nagtatago ka sa likod ng iyong bihag. Isa kang duwag. Isa kang bak. Alam ko nung sasabihin mo, Goryo. Wala kang pruweba. Saka, hindi ito lipstick. Lip gloss lang to. Saka ibinalibag nito ang hawak na bihag. Saka lumakad ito. Pinipilas ang kanyang kasuotan upang paunlakan ang hamon ni Manggoryo. Humakbang ito patungo sa itaas ng isang burol at ibinato ang kwintas ng isang sundalo. At bigla itong nagbago ng kanyang anyo. Kung kaya, heto naman si Manggoryo na hindi na ito pa nag-aksaya ng kanyang pagkakataon at tuloy na ding nagbago ng mabalasi na anyo. Ngunit, sadyang tuso at mandaraya ang dating sundalo sapagkat planado nito ang lahat dahil isang malaking taong lobo ang biglang sumugod kay Manggoryo. At sa kung saan buong lakas na binalya ito upang sila ay matumba. Subalit, mabilis itong nakabawi. At isang malakas na pagkalmot sa may mukha gamit ang kanyang matutulis na kuko ang iginanti ni Manggoryo. Nasa lakas ng pinakawalang pagkalmot ni Manggoryo ay natanggal ang isang mata ng alipores ni Samuel. Ngunit gumanti ito. Mabilis na kinubabawan si Manggoryo upang lapain. Thank you.
sa huli ay nanaig si Manggoryo at halos walang buhay na nakabulagta ang lalaking si Samuel. Lumina sa paligid si Manggoryo upang dumampot ng malaking bato. Ngunit nang kanya itong balikan ay mabilis na nakabawi ng lakas ang lalaki. Muli nitong hinablot ang kaawa-awang bihag, saka tinutukon itong muli ng kanyang matutulis na kuko. Isang desperadong sandali para sa nadehadong dating sundalo. Hindi ka ba nagtataka? Bakit tayo naririto? Hindi ka talaga nag-iisip, utak aso. Sapagkat kasama ito sa plano ng dating sundalo upang bawasan ang kanilang puwersa, upang mas mahirapan ang bawat isa. Dahil sa mga oras na ito, malamang pinagpepestahan na ito ng aking mga alipores. Nasa kalamang na alala ni Manggoryo ang iniwan itong sitwasyon ng mga kasama, na si Dodong ay may kinakaharap na mas malaki at mapabalasi na bagong dating ng mga taong lobo. Na si Mang Pekto naman ay kasulukuyan ding nakikipaglaban sa may karamihan ng mga bandidong lobo, pati na ang unti-unting nangihinang ang batang si Toto. Kung kaya natigilan ito, taas baba ang kanyang dibdib, nag-aalangan, tinitimbang kung aatras ba ito at re-responde sa kanyang mga kaibigan, at hahayaan na lamang itong makatakas ang dating sundalo na si Samuel. Subalit, kung ito man ay muli makakaalpas, ay hindi na nito masasabi pa ang maaari nitong magawa, na baka sakali ay mas malala pa ang kasunod nitong planong gawin. Ngunit higit siyang kailangan ng kanyang mga kasama, kung kaya tiimbagang napapikit ito, nagngingit-ngit ito sa galit, naguguluhan at nauubusan ng oras. Oh, parang alam ko na ang ibig sabihin niyan, Goryo. Sige na, huwag mo na akong pahirapan pa. Lumuhod ka na. At pangako, hindi mo mararamdaman ito. Bibilisan ko ang pagtapos sa'yo. Nang biglang, Areko! Ulo ng malaking taong lobo ang tumama sa may mukha nito, natigmak ng malapot na dugo. Anak ng... Aray! Aray! Sino? Areko! Aray! Sunod-sunod na inulan ito ng pugot na ulo ang lalaki ni Samuel ng kanyang kapwa, bandidong taong lobo. At sa kung saan, isa-isang lumitaw sila Mang Pekto, Toto, at... Ikaw! Buhay ka pa palang, Dodong Kulangot ka! Ayan o, isa pa! Oh! Pareko! Tama na! Kakiri ka! Ika ni Samuel habang inaalis ang mga tigmak ng dugo mula sa mga ibinabatong pugot na ulo ng mga bandidong taong lobo, sapagkat... Bakit? Ano bang tingin mo sa amin, ha? Mahihina? Eh kukuha ka lang nga ng mga alipores mo eh. Mga mukhang tambay sa taong itan pa yung mga kinuha mo. Mga hindi pa yata tumataya yun, no? Puro mahihina. Ang weak, basic. Ika ng binata habang inuunat pa ang braso nito. Tila muli ito ay nagpapainit.
Ano ha? Kala mo ha? At di makapaniwala ang lalaking si Samuel sa itsura ng matandang si Mang Pekto na punong-puno ng natuyong dugo. Ang kasuotan nito nagkulagulanit mula sa pakikipaglaban, pati na ang paslit na si Toto habang nagpapagpag ito ng kanyang katawan at nakangiti. Hello po, saan po ba dito yung banyo? Tumasakit na naman po kasi yung tiyan ko eh. Kwidodong, samaan mo ko. Kung kaya, labis na nataranta ang dating sundalo na si Samuel at muling hinablot ang kanyang huling baraha, ang kaawa-awang bihag. Pari ka dito. Akala nyo ay tapos na ang palapas na ito. Hindi. Nagkakamali kayo. Wala naman akong pake kung mapatay nyo ko. Pero uunahan ko na kayo at tingnan ko kung makakatulog ba kayo ng mahimbing kapag ginilitan ko ito mismo sa may harapan nyo. Ang nawawala mong anak, Mang Pekto. Eto, pagmasdan mo. Sa kahinaltak ni Samuel ang nakatakip na tela sa may ulo ng natatanging bihag at kanyang ibinunyag ang buong katauhan nito habang nakatuto ang matutulis na kuko, ang sakim na dating sundalo. Pagpaalam ka na sa anak mo. Malakas na humahalakhak ang lalaking si Samuel habang itinataas ang kanyang kamay na may matatalas na kuko upang kitilin ang buhay ng kanyang bihag, ang anak ni... Uy! Mang Pekto! Anak mo yan! Sigurado ka? Ang bangin! Na hindi din napigilan nila Mang Pekto, Goryo at Toto ang bumunghalit ng pagtawa dahil sa kalamang nalaman ng lalaking si Samuel kung sino ang kanyang hawak saka lumingon ito sa kanya. Hi, Pogi! At nagulantang si Samuel sa kanyang nakita. Ah! Impakto! Impakto! At nabawal ito sa pagkakatayo saka gumagapang na umaatras ang dating sundalo sa labis na pagkakabigla nang makita ang sumanib na itsura ng lambanang si Carlota. Oh, bakit? Bakit mo ko binitawan? Kung sarap-sarap ang pagkakayapos mo sa akin, oh. Kanina nga eh, parang ayoko na lang manalo yung mga yan, oh. At yakapin mo na lang ako na magdamag. Oo! Halika dito, Samuel. Oy, chusi mo, ah. Sukirin natin ang mga bituin. Halika dito, dali! Arte! Ay, Ada! Sama! Hindi! Hindi! Alam ko itsura ng bihag ko. Ako mismo ang dumukot doon. Alam ko. Tao yun. Hindi mukhang kabayong mukhang hito. Hindi. Hindi. Ken? Hindi maaari. Ken? Papanlay ka. Bueno. Tugiin nyo na ang pobreng hobre ni Tay. At ipalapang sa mga anek-anek sa gubat. Go! Ika ng lambana. Habang biglang kusang natanggal ang pagkakatali. At lumakad ito na kumikembot sa may gitna ng grupo nila Dodong Kulot. Hindi! Hindi! Paano? Paano? Hindi! Hindi maaari! Hindi! At isang malakas na paghataw sa ulo ang biglang tinamu nito. Isang di makitang nilalang mula sa may likuran. At napangiti si Mang Pekto dahil nalalaman nito kung sino ang nasa likod ng mga pagkakataon na ito. Na dito, dahan-dahan ay lumitaw ang imahe ng nasa likuran ng lalaking si Samuel, ang unti-unting naghuhubad ng kwintas
ng makapangyarihang sa taga-bulag na si Lola Lusing. Uy, totoo ni Lola Lusing. Uy, tignan mo. Tignan mo, Totoro. Oo nga po, oo nga. Uy, Dodong, sigurado na yung hapunan natin, oh. Naku, praise the Lord. Sinagot ang panalangin natin, Kuya Dodong, oh. Makakakain na ulit tayo ng masasarap. Naku, salamat po, Lord. Ika ng magkapatid, habang napapangiti ang matandang matagal na nagkukubli, sapagkat mula sa umpisa pa lamang ng kanilang pagtahak at paglalakbay sa may loob ng kagubatan ay tahimik at maingat na itong nakamasid at nasaksihan nito ang kanilang bawat kabanata na ultimo ang pagkakataon na kamuntikan ng panghinaan ng loob ang binatang si Dodong. Nang biglang pangahas kang matanda ka, tanggapin mo to. Ika ni Samuel habang dinukot ang punyal sa kanyang likuran upang itarak sa nakangiting matandang babae. Subalit mula sa kung saan ay biglang lumitaw ang dalawang napakalaking alagang aso ng matandang babae, saka sinakmal ito sa magkabilang braso. Napakalaki nito na halos magmukhang patpat lamang ang braso ng lalaking Samuel sa may bibig nito. Aringo! Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Aray! Aringo! Ika nito habang pumapalagpalag pa sa pagkakasakmal ng dalawang malaking aso. Ngunit sa laki nito ay walang silbi ang pagpupumiglas ng dating sundalo at sa kung saan isa-isang lumilitaw ang mga katutubo sa bawat sulok ng kagubatan. Napayakap pa sa braso ng binata ang kapatid nito dahil kumikislap sa dilim ang mata ng mga katutubo. Hindi pangkaraniwan. Papalapit ang mga ito. Halos dumadagundong sa buong paligid ang kanilang mga alulong at pag-angil. Subalit, sa kalagitnaan ng mga unti-unting nagbabagong anyong katutubo, ay biglang lumabas ang matandang si Bakulgan. Tahimik itong lumalapit sa nasukol na si Samuel habang binitawan na sa pagkakasakmal ng dalawang malaking aso sa magkabilang braso. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at sabay-sabay na tumahimik ang lahat. Sa gabing ito, saksi ang kalikasan, si Batala at ang maliwanag na buwan sa pagtatapos ng walang saysay na kapangasan ng mga taong tampalasan. Mga ganid, sakim at uhaw sa kapangyarihan. Kung kaya, ikaw binata, ano ang iyong huling salita bago ipataw ang iyong sentensyang kamatayan? Saka iniabot kay Manggoryo ang isang antigo at katutubong punyal upang dito ipaubaya ang kanyang hatol sa may lalaking si Samuel na dating mataas at matalinong sundalo. Mahigpit na hinawakan ito ni Manggoryo. Umaagos ang mga alaala, mapapait at masasaya. Dahil ang digmaang ito ay iisang mukha lamang ang kanyang nakikita. Ang mabuting kaibigan na mulat sa pool ay kanyang nakakasama. Walang iba kundi si Aray! Aray ko! Daming langgam!
Rico, ano ba yan? Asan ka nga dun, Toto? Bakit kasi sa akin kayo siksik ng siksik dito eh? Luwag-luwag dyan sa may kilid, oh. Doon kayo! At natigilan ang binata dahil sa kanyang halos nakatingin ang lahat. Umiiling. Nadilismaya. Lululululul! Eh, ano magagawa ko? Totoo kayang madaming langgam dito. Kala nyo kasi nagbibiro eh, no? Tsaka, yung biyag nyo, tumatakas! Kung kaya, muling bumalik ang lahat ng paningin kay Mang Goryo. Hinihintay ang kanyang paghatol. Na dito, nilapitan ni Mang Goryo ang isang paslit na siyang huling bihag kanina lamang at iniabot dito ang antigong punyal bilang simbolo ng pamumuno at pamamahala sa may buong tribo na ito din mismo ang magdidesisyon sa may tadhana ng kasulukuyang tumatakas na si Samuel. Lumingon ang paslit sa kanyang mga katutubong kasama sa kamarahan itong tumango at sabay-sabay nagbago ang kanilang mga anyo. Saka dinaluhong ang papatakas na lalaking si Samuel. Wala nang nagawa pa ang dating sundalo na abutan ito ng mga katutubo at walang habas na sinakmal ito. Walang tigil na nilapa. Niluray-luray. Gulagulanin. Pinagpestahan ito ng mga katutubo sa tribo ng sinaunang dugo. Napakapit si Toto sa kanyang kapatid sa labis na takot. Kuya Dodong, naaalala mo yun? Naaalala mo yung kay Dodong? Oo, Toto. Katakot. Tandang-tanda ko nga, ramdam na ramdam ko pa yun. Yung kung papaanong napagkamalang siopaw yung puwet natin nung pinahabol tayo ng may-ari ng puno nung naabutan tayo sa panunungkit ng bungang kahoy nila. Oo, katakot. Ramdam ko yung puwet ko, nanginginig sa takot. Tara, takpan na lang natin yung mga mata natin, Toto. Halika na, dali. Talikod tayo. Oo nga kay Dodong. Ayoko na dito. At natatawag lumapit ang lambana sa may dalawang magkapatid. Pinahangan niyo akong dalawa. Katunayan eh, natalo ko sa may pustahan namin ng mga kumari ko. Akala ko talaga uuwi na kayo eh. Oo. Pero okay lang. Bueno, dahil dyan, ihanda ang inyong mga sarili. Dahil eto, igagawad ko ang aking kagandahan sa iyo, Dodong. At bilang pabuya sa iyong kapatid, ay may pagkakataon siyang mamili ng normal na buhay o manatili sa kanyang nakamit na hindi inaasahang sumpa. Mukha mo? Ganda? Gondo-gondo. Tingin nga. Saka umikot ang lambana upang ipagyabang at ipamalas ang kanyang figura. Papa, Dodo! Baka sabihin mo talo ka pa. Pang diinang kayong kagandahan dito, kurbada pa lang! Bak! Ganon? Huwag na. Sige na, kahit magdalang. Iyon na yan. Peto, ang tusi ng bata mo. Ayaw pa. Tumatanggi sa grasya. Yummy-yummy ko eh. Subalit, tumalikod na lamang ang binata habang tumatawa. Tingin mo nga lang itong alaga mo, Peto. Nais na ako, ah. First time ito mag-isa sa beauty ko. Ako, Peto! Peto! Subalit, tila wala nang naririnig pa ang binata. Saka yumuko ito sa kanyang kapatid at kinausap. Toto, ikaw, may pagkakataon ka pa para mabago yung buhay mo. Bata ka pa. Tigilan mo na yung pag-drugs. Oo, joke lang. Patawarin mo na ako, Toto, ah. Patawarin mo na ako kung eto, namulat kita sa may karahasan. Pero pangako, Toto, babawi tayo. Nasa sayo naman yun kung ayos ka nang maging gorilya, eh.
O tulad ka na lang dati, ng kuya mong pogi. Oo! Uwe! Tingin nga? Tingin nga Dodo pati ng pogi? Woo! Porky naman! Check! Kakamagulo! Maganda ka naman eh! Oo! At nagulantang ang lambana sa kanyang narinig. Ilang segundo itong natulala, hindi makapaniwala. Saka humarap kay Mang Pekto habang hinahaltak pa ang manggas ng damit nito. Tarinig mo yung Pekto, ha? Tarinig mo yun! Tarinig mo yun! Kanda ko daw, oh! Kanda! Kanda-ganda ko daw, Pekto! Makapit ba ay? Ang ganda-ganda ko! Oh! Regin! Woo! Ang ganda ko, Pekto! Ang dami ang Pekto, ha? I-record mo! Che! Yeah. Hindi ka na nasanay kay Kulot. Eh, sinungaling yung batang yan, eh. Che! Noo mo sinungaling, Pekto. Kontra ka pa, eh. Pangit mo, no? Di ka magandang kabanding. At dito, humarap na ang pasdip na si Toto. At inilahad ang kanyang paghiling upang manumbalik sa dati ang kanyang buhay. Na hindi naman ipinagkait ng diwata ang sandaling ito at ibinigay ang kahilingan. Kasabay nito ang pagbabalik ng mga katutubo sa kanilang tribo. Gayon din ang grupo nila Mang Pekto. Ay! Sandali lang, hoy! Yung totoong biyag nyo, nakalimutan nyo dito! Hoy! Sandali! At dito, natigilan si Mang Pekto nang lamig ang mga palad. Napalunok. Hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin sa pagharap sa may totoong bihag na siyang nawawalang anak ni Mang Pekto. Nasa kung saan sa may madilim na sulok ay ginabayan ito ng ilang katutubo upang sa kanila ay ipakita ang natatanging bihag na walang iba ang nawawalang anak ni Mang Pekto! Anak mo yan? Eh di ba? Babae anak mo? Eh kalahay ni Carlota yan eh! At ika nito! Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na! Ilang araw na po akong nawawala! Inutusan lang ako ng boyfriend kong bumili ng gin habang nagsasabong sila eh. Tapos may biglang dumukot po sa akin. Parang awa niyo na po. Ibalik niyo na po ko sa amin. Baka lumalandi na yung hayop na yon dun sa may kapitbahay namin, chismosa. Pakiusap. Wala na po akong pamasahe. Tulungan niyo po ako. Iuwi niyo ako. Pakiusap. At dito, napakamot na lamang ang matandang si Mang Pekto at bumitaw ng malalim na paghinga. Diyos mio, itinaya ko pa yung buhay ko. Tapos, di naman pala totoo. Anak ng patukan ng manok naman, no? Na fake news tayo dun, ah. Mayor, mukhang kahit anong talino ni Samuel, ano, bumagsak lang siya sa mga bayhinang utak na alipores. Mali pa lang nadampo to. Pambihira. Oo nga po, Mang Pekto. Na-scam tayo dun, ah. Fake news. Nang biglang isang umuugong na sakyang panghimpapawid ang nasa itaas ng ere at iniilawan ang kanilang lokasyon. At ito ang mga responding mga militar upang galugarin ang kabundukan. Kung kaya Pekto, madali! Dito kayo naman! Hindi nila kayo makikita dito! Madali kayo! Itutuloy! Mga kaibigan, nakakalungkot man ay nalalapit na ang pagtatapos ng ating kabanata sa serye ng ating bidang magbabalot. At sa huling tagpo ay sama-sama nating tuklasin ang dulo ng kanilang mahiwagang kwento ng Dodong Kulot Magpapalot, ang mananabas ng mga aswang.
At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button pati na ang notification bell upang maging una sa pagsusulputan ng ating mga sariwang mga kwento. And this is Pinay Horror Encounters na nagsasabing, ang kung sino mang nag-i-skip ng ads, hindi magkakaroon ng 1-5 bukas. Yan lamang po. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!